if ang bias mo sa stock is mag-dead cut bounce, dead cut bounce lang, but instead, nag-breakout siya sa 23.6 and nag-hold, i-consider mo ba siya as a sign of strength? Well, definitely. Kasi, well, yung normal bounce na hindi DCB, it will usually reach 38.2, reverse Fibonacci. That's the normal bounce, ano? Pero, let's try to look for examples. Tingnan natin yung, let's say, X. Let's try to look at X. Hanap tayo dito ng hindi DCB. So, dito may mga... Ito, daming DCB nito, guys. Daming DCB nito. So, this one... So, let's just try to plot. So, a DCB, dead cut bounce... Dead cut bounce is ang resistance nito is 23.6% reverse Fibonacci. Okay? So, meaning to say, maliit lang yung profit potential nito in relation to the downward momentum na i-create niya. Ibig sabihin, mas malaki pa rin yung downward momentum kaysa dun sa bounce. Okay? So, but again, it's relative dahil yung sa nangyari sa NWC, medyo 50% na. Ay, mamaya, tingnan natin, 30 to 50% yata nung nasukat ko from the bottom. Pero DCB pa rin siya kasi ang laki nung binagsak. Ang laki nung binagsak. So dito we're just going to plot kung itong area of lower high na to is a DCB ba. So 23.6, 'di ba? So ito hindi siya DCB kasi umangat siya ng 23.6, nagkaroon ng breakout. Okay? Trinay niyang pumunta ng 38.2. Okay? So instance number 1, this is not a, well, actually swing kasi to eh. This is swing trade. So hindi siya DCB definitely, pero halos hindi na rin siya lumagpas, hindi siya nag-close eh. Tingnan natin yung ano na to ah. Sa line chart. 23.6 sa line chart nag-ano. So borderline. Borderline DCB, pero yung range kung iti-trade mo siya, lumagpas siya sa 23.6 at medyo umabot siya ng 38.2. Yun oh. Now, itong pangalawa, okay, so we're just, again, we're going to copy this by holding control. And we're going to plot this dun sa lower high. And ayun, kitang-kita na guys, yung pagka-DCB niya, no? So after it found a temporary, so that's the word, ano, temporary support here, nag-travel siya papunta sa 23.6 and it created or it broke down again, ano? From that temporary support. Okay? Next is, dito, meron din tayo dito another one na pwede natin ano, pero very minor lang. So, dito natin siya ilalagay. So, we're going to delete this one. Baka malito kayo. So, dito natin plinat sa lower high. And then, plinat natin sa lower low. And then, look at 23.6. Okay? Ganon. So, dito, very ano lang siya. Consolidation at the lows. Consolidation at the lows. It consolidated for 1, 2, 3, and on the 4th day, bumagsak. So, pwede natin gamitin itong high na to ulit. And just, we're just going to extend this one there. Okay. Extend it there. So, dito, umano na siya. Pumunta na siya ng 38.2% Fibonacci. Pumunta na siya ng 38.2 and look at that, nag-consolidate ng mas matagal. Okay? So, ibig sabihin, medyo na neutralize yung mga sellers. So, gets? Now, there will be times na, for example, ito, it may create a bigger swing. So, dito, okay? So, dito, nag-create ng new low here. At this point, and then yung 23.6 na ano siya, nag-breakout doon. So, nag-breakout doon,
And then nag-travel papunta sa 38.2. So pwedeng maging swing point din 'yon. Pwedeng TP mo siya for a normal bounce play and then nag-consolidate tapos mayroon ng breakout na naganap dito. So may breakout na naganap doon tapos nagkaroon ng mas malaking swing. Okay? And pero nag-resist yung 76.4 tapos nagtuloy-tuloy na pababa. So ibig sabihin from the bottom of the bounce hindi lang siya basta sa 23.6, hindi lang siya basta sa 38.2, umabot pa siya ng 76.4. So nangyayari yan ano. And merong in between dun sa journey niya eh mayroong breakout na naganap that you can capitalize or take advantage of. Okay? So I hope so that's a sign of strength ano. That's a sign of strength. This one is also a sign of strength. That's the first higher low after making a bottom right here. So that's a sign of strength. This is also a sign of strength. Okay? So I hope ito pwede rin to actually. So we're gonna plot here. This is a legit lower high and then we're gonna plot it there. So may resistance, there's a DCB here, no? There's a DCB here. Tapos nag-breakout siya during this day. Okay? So na-negate yung DCB dahil nag-breakout siya sa 23.6 and nag-check yung 38.2. Meron din ditong Darvas box resistance around this level, ayan oh. That's a Darvas box resistance. So nag-check, nag-consolidate. Again, that's the first higher low after this one. So ito ang titignan mo, yung first, that's the first sign of strength, the first higher low after creating a bottom. So meron tayo ulit Darvas box doon. After that higher low, so meron ka ditong sign of strength number 1. And sign of strength number 2, which is yung actual na pangyayari na pag-breakout. So, ayun na yung naganap. Tumaas na siya. Okay? So, that's how DCBs are negated. So, meron tayong setup dito. No? Meron tayong setup na na-create dyan.